Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyo lahat, si Dr. C po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Mabilis lang itong pag-uusapan natin at tumutok po kayo. Pag-uusapan lang natin yung 7 tips to prevent stroke. Alam nyo po, ang panahon ngayon medyo mainit at marami hong inaatake ng pagtaas ng blood pressure. Kaingat po tayo, make sure uminom na maraming tubig at yung mga maintenance na gamot nyo, huwag nyong kalimutan. Sundin nyo po yung mga pinayo ng inyong doktor. Pero alam nyo po ba kung bakit nadidisgrasya mga pasyente? Sa totoo lang ha, minsan kasalanan din nila eh. So sana itong ituturo ko makatulong po sa inyo. Simple lang, 7 tips to prevent stroke. Number 1, siyempre, ang pinakamahalaga, makontrol natin ang blood pressure. Ang mga umiinom sa inyo ng maintenance, hindi dapat aasa lang sa maintenance drug. Dapat yung mga dapat nyong gawin, gawin nyo rin. Ang ideal na gusto natin lahat na maabot na blood pressure ay mas mababa pa sana sa 120 over 80. Yan ang nalaman na ligtas para makaiwas tayo sa stroke. Kung mababa sa 120 over 80, so 110 over 70 would be very nice, di ba? I-reduce nyo na yung pagkain nyo ng maalat. Limit nyo na po yan sa 1,500 milligrams. O masasabi natin na mga kulang-kulang half teaspoon ang pwede nyo lang kainin. Kaya iwasan nyo yung mga maalat, yung mga mahilig kumain ng mga dilata, french fries, ano ba mga maalat? Toyo, bagoong, sausaw pati, sausaw toyo, tanggalin nyo na po yan. Avoid nyo yung mga high cholesterol food, burgers, cheese, ice cream, pizza, kasama po yan ha. Yung mga mahilig sa mga fried chicken, di ba? Iwasan nyo yan. Make sure to eat 4 to 5 cups of fruits and vegetables every day. Every day. Oh, kayo, tanungin nyo yung sarili nyo, kailan ba kumain ng prutas yung huli? Aba. O, anong kinain mong ulam kanina? O, anong tinanghalian nyo? O, anong hapunan nyo? May gulay ba? O, puros karne ng baboy, baka, fried chicken? Ay, naku, iwasan nyo yan. At make sure meron kayong isda mga 2 to 3 times a week. 2 to 3 times a week may isda po kayo. Maganda po yan. Several daily serving ng mga whole grains, mga low-fat dairies, pwede. Kung inom ng gatas, pwede naman po yung mga non-fat o skim milk, di ba? Make sure to exercise. Basic lang po itong tinuturo ko. At least 30 minutes na activity kada araw, 30 minutes na walking. Hindi na ubra ngayon yung 30 minutes 3 times a week lang. Kailangan 30 minutes walking, brisk walking, stationary marching, jogging. Okay, kung meron kang yung step up na tinatawag, yung sa unang baitang ng hagdanan, akyat baba ka lang doon sa unang baitang. 30 minutes every day po yan, if possible. Kung naninigarilyo, tanggalin nyo na. Di ba? Basic naman itong tinuturo ko. Ngayon may magsasabi, ay nagbe-vape ako. Nako, intay mo yung lecture ko. Delikado rin po yung vape. Ihanda ko yung lecture tungkol dyan sa alternative ko, vape eh. Mas okay daw kaysa Yossi. Ah, okay nga ba? Aba, marami rin naglalabasan na health issue ngayon. Kaya tanggalin nyo na yan. Habang maaga pa, tanggalin nyo na. At maski na matagal ka na nag-Yossi, huwag nyo sabihin huli na. Nako, hindi totoo yung tinanggal, lalo nagkasakit. Hindi totoo yan. Number 2, kung kayo'y overweight, bawasan nyo yung timbang nyo. Alam naman natin, dagdag pahirap sa puso nyo kung overweight ka, di ba? Mas malaki yung bahay, maliit yung water pump, eh hindi kakayanin mag-supply ng tubig sa buong katawan, di ba? Ganon din ang puso. Obesity, as well as other complications linked to high blood pressure and diabetes, raises your odds of having a stroke. Ano ibig sabihin? Mataba ka na, overweight ka, mataas pa blood pressure mo, may diabetes ka pa. Pag pinagsama mo ito, ay laking chance magkaroon kayo ng stroke, lalo nang mainit ang panahon. Number 3, yung exercise more. Kakasabi ko lang kanina, di ba? Dati, 3 times a week lang. Ngayon, di na. Kailangan everyday na, may walking. Exercise contributes by losing weight, di ba? Siyempre, bababa timbang nyo, bababa din ang blood pressure nyo. Ang goal natin dito,
exercise at the moderate intensity. At least 5 days a week. So hindi na totoo yung 3 times a week lang ang exercise, ha? Ngayon, at least 5 days a week. Yan. Susunod, number 4. Kung uminom ng alak, do it in moderation. Bagamat ang sinasabi palagi, eh pwede kang uminom moderately. Ang problema sa Pilipino, hindi nila alam kung ibig sabihin ng moderate. Pag sinabi moderate, isang boteng beer lang. O isang wine glass. Isang wine glass, mga 6 to 8 ounces lang na red wine. Eh kung di ka naman uminom dati, wag kang magpaka-healthy na iinom ng red wine ngayon. Marami pang ibang source na makakatulong na maging healthy kayo na walang alcohol, di ba? So, drinking a little alcohol such as average of 1 drink per day is okay. Tinan mo ha, ang sabi, 1 drink per day, okay. Pero, alam mo dapat kung kano karami. Once you start drinking more than 2 drinks per day, dun na may problema. Baka magkaroon tayo ng stroke. So, palaging importante rin kung kayo po'y nasabihan ng doktor na medyo irregular yung heartbeat mo. Kailangan gamutin natin yung tinatawag na atrial fibrillation. Pag sinabing atrial fibrillation, irregular yung pagtibok ng puso nyo. Kasi nalaman na pag irregular ang tibok ng puso, mas malaking chance na magkaroon kayo ng mga clots o mga blood clots, pamumunan dugo, na mag-form in the heart. So, pwede naman kayo magkaroon din ng heart attack bukod sa magkaroon din ng stroke. Those clots, eh, pag nag-travel yan sa papunta sa inyong brain, kasi minsan yung blood clot ay sumasama sa daloy ng dugo at pwedeng sumama yan hanggang umabot sa inyong utak o brain, magkakaroon kayo ng stroke. So, ang atrial fibrillation o irregular heartbeat carries almost 5-fold risk of stroke. Tandaan nyo po, ha? Kung irregular ang heartbeat nyo, 5 times ang chance na magkaroon ka ng stroke. Kaya hindi nyo pwedeng baliwalain yan. Lalo na kung sinabi ng doktor, itong mga gamot na to, e maintenance para ma-regulate yung heartbeat nyo, sundin nyo po yan. Minsan, isa, dalawang araw na tigil ang gamot, magugulat kayo. Bigla na lang nagloko at na-stroke ang pasyente. If you have symptoms of heart palpitation or shortness of breath, see your doctor immediately. Ulitin ko, heart palpitation, shortness of breath, malakas, nararamdamang kabog ng dibdib at kinakapos ka ng hininga. Pumunta agad sa inyong doktor dahil pwedeng yung mga naramdaman nyo ay humantong sa stroke, lalo-lalo na kung irregular ang heartbeat nyo. Number 6, kung kayo po'y diabetic, mataas ang inyong blood sugar, make sure to control your blood sugar dahil marami na stroke ang dahilan. Hindi high blood kung hindi mataas ang blood sugar. Having blood sugar damage your blood vessels over time. Ibig sabihin, pag palagi mataas ang blood sugar nyo, sinisira nito ang mga ugat nyo kinalaunan. Kaya marami tayong makita ng diabetic na ang paa makintab, maitim, namamanhid, nangangalay o walang pakiramdam. Isa sa dahilan ay ang pagkasira ng ugat nyo dala ng blood sugar. So, pag may diferensya kayo sa mga ugat, malaking chance rin na magkaroon kayo ng pamumuunan dugo dun sa area mismo na may problema at dun ay magkakaroon ng pagbabara na pwedeng humantong sa mga iba-ibang problema. Isa na po ang stroke. Number 7, quick smoking. Nabanggit ko na kanina yan. No? Yung smoking accelerates yung blood clot formation. Ano ibig sabihin nun? Yung paninigarilyo, lalong napapabilis ang pagkaroon nyo ng pamumuunan dugo. So, andun na lahat eh. Lahat ng warning, sinasabi ko na. Ang paninigarilyo, kumikipot din ang inyong ugat dahil kumakapal yan, lumilit ngayon yung diameter ng ugat nyo. At yung pagkakaroon nyo ng mga plaque o mga nicotine deposit, nagsama ng mga kolesterol ninyo, lahat yan ay pwede magbara sa inyong ugat. So, lahat itong mga sinasabi ko, plus syempre yung stress management, konting bagay, huwag mainit ang ulo, matutong mag-relax, matutong magpahinga, lahat yan, sama-sama po yan para makaiwas tayo sa stroke. Siyempre, kasama na rin dyan yung regular check-up, bantayan yung mga blood sugar, blood cholesterol. Kasi marami sa inyo, hindi nagpapa-blood chemistry, malaman natin itong mga ito. Dahil kung nalaman natin mataas ang cholesterol, triglyceride, isang paraan din yon para maiwasan natin ma-stroke kung makokontrol natin ang mga ito. Okay? Sana nakapagbigay po ko sa inyong konting kaalaman pagdating sa paano maiwasan ng stroke.
At tulad ng dati sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag na magkalimutan, subscribe kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Mag-invite kayo ng mga friends nyo na manood din. Sama-sama tayo manood dito at matuto tungkol sa Kalusugan. Mag-thumbs up kung nagustuhan nyo yung aking lecture at yung iHeart GSK. Huwag nyo kalimutan. Ilagay nyo lang po dyan sa comment section. As a sign na naintindihan nyo, nagustuhan nyo yung aking lecture, at as a sign of your support dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!